Ang aklat ng mga gawa ay isang kasaysayan kung papaano sinimulan ng Diyos ang pagtatayo ng mga simbahan. At karamihan, makikita natin sa Book of Acts ay ang pagbabago at paraan ng pagtanggap ng mga Samaritano sa Espiritu. Sa Acts chapter 8 verse 12, mababasa natin ang tungkol sa isang grupo ng mga Samaritano na naniniwala kay Pilipe nang ipahayag niya ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos at ng pangalang Hesukristo, at sila ay nabautismuhan. At ang title ng ating short devotion ay The Gospel is Unstoppable. At nasa ongoing series tayo na may theme na Sent. Ang ating text ngayong umaga ay mula sa Acts chapter 8 verses 14 and 26. Sinasabi sa Acts chapter 8 verse 14, nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at Juan. In verse 26, pagkatapos, sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Pilipe, pumunta ka sa gawing timog, sa daan mula sa Jerusalem, papuntang Gaza. Halos hindi na yon dinadaanan ngayon. Blessed be the reading of His word. Makikita natin dito na pumunta si Pedro at Juan at ipinag-pray nila ang mga tao upang sila din ay tumanggap sa Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapatong nila ng mga kamay sa mga Samaritano. In verse 26, may kakaibang nangyari kay Pilipe. Sa gitna ng kanyang paglalakbay sa Samaria, God directed Philip for an appointment sa pinuno ng taga-Ethiopian, Eunuco. Ipinaliwanag ni Pilipe ang ibig sabihin ng binabasa niya at ito ay kanyang naunawaan. At siya ay nagpabautismo kay Pilipe nang sila'y may dinaanang tubigan. At higit sa lahat, nang siya'y bumalik sa bansang Ethiopia, ay binahagi niya ang gospel o yung magandang balita ng kaligtasan ng Panginoong Hesus. Dito nakikita natin that the good news is unstoppable. The gospel is universal good news and we need to reach others regardless of their culture, religion, and nationalities. So, what now? Or what is God calling us to be? Look at the ministry of Philip and other disciples. And from this, we can do the same as this is what God called us to be saved and sent. We should go and take the opportunity to share the gospel no matter what. Good morning and have a blessed Monday to everyone.